pag-alaga ni Lisa Araneta Marcos si Ochoa na sabihan si Belmonte na tanggalin si Tulpo. O yan. Kaya balita na ngayon, si Tulpo tinanggal na bilang kolong ni... Attorney Ricky Tumutorgo, nagtataguyod ng katotohanan, nakikipaglaban para sa bayan. Alam nyo, itong si Muntulpo, mayroon itong kolom, si Muntulpo sa Philippine Star. O, ngayon, tinanggal na sa Philippine Star. Hindi na siya makakapagsulat. Ayaw na ng Philippine Star. Alam nyo, ang Philippine Star, ang may-ari niyan, mga Belmonte. Mga Belmonte ang may-ari niyan. Kaya nga sabi ni Rigoberto Tiglaw, bakit? Nagpapa-pressure na ba ang mga dilawan ngayon? Ay siyempre, ang Belmonte, kilala yan na ano eh, Cory, Pinoy, ano? O ngayon, tinanggal na itong si Erwin Chir Romuntulpo. Wala nang kolom. Hindi na siya columnist sa Philippine Star. So, sabi ni Rigoberto Tiglaw, pre-nature ba ang mga Belmonte? Kasi nga, ang Philippine Star, pag-aari yan ng, ano, ng mga Belmonte. Ha? Pag-aari yan ng Belmonte. Ay, ang hindi yata alam ni Rigoberto Tiglaw, sino ba ang mga Belmonte? Sino ang matagal na administrator ng Quezon City? Oh, matagal na hawak ng mga Belmonte ang politika ng Quezon City. Congressman, mayor, ano? Ngayon, sino ang matagal na administrator ng Quezon City? Sige nga mga kabunyog. Lagi ko itong pinapaliwanag eh. Ha? Balikan nga natin. Sino ang matagal na naging administrator ng Quezon City? Sige mga kabunyog. Ha? Sino sa tingin nyo? Sino ang matagal na administrator ng Quezon City? Para magiyahan tayo dito sa nangyayaring ito. Ha? Sino mga kabunyog? Alam nyo ba kung sino? Alam nyo po kung sino ang matagal na ano? Na administrator ng Quezon City? Si Ochoa. Si Paquito Ochoa mga kabunyog. Oh, sino si Paquito Ochoa? Si Paquito Ochoa ay yan yung naging executive secretary ni Pinoy. Ah, mula pagsimula ni Pinoy hanggang matapos. Ah, trusted yan ni Pinoy si Ochoa. Saka hindi naman kasi mayabang si ano eh, si Ochoa, kaya tumagal. Ngayon, si Ochoa, matagal yan na administrator ng Quezon City. Ibig sabihin, sanggang dikit sila ng mga Belmonte. Yang Ochoa. Okay? So, at si Ochoa, bayaw niyan si Jose Acusar. Ang may ano, si Jose Acusar, may-ari yan ng San Jose Builders. Oh, karamihan ng mga kontrata sa yung mga housing, kung ano-anong mga proyekto ng Quezon City, si Acusar ang gumagawa niyan. San Jose Builders yan. Dahil kay Ochoa, koneksyon ni Ochoa at Belmonte. Ngayon, sino ang housing secretary ni Marcos? Ang housing secretary, DISOD, Department of Human Settlements and Urban Development, si Acusar. Oh, bakit nakapasok si Acusar sa gabinete ni Marcos? Ay siyempre, Acusar, bayaw ni Ochoa. Si Ochoa naman, close kay Lisa Araneta. Bakit? Magka-law firm sila eh, yung Marcos, Ochoa, si Raputan. Yan ang law office ni Ochoa at saka ni Lisa Araneta. O ngayon, o i-connect nyo na ngayon, Belmonte ang may-ari ng Philippine Star. Mainit ngayon si Lisa Araneta kay Muntulpo kasi sa mga pinagsusulat nito. May kolom si Muntulpo sa Philippine Star. O, di ba? So, ang dali-dali. Pwede, ha? Posible na tinawagan ni Lisa Araneta Marcos si Ochoa na sabihan si Belmonte na tanggalin si Tulpo. O yan. Kaya balita na ngayon, si Tulpo tinanggal na bilang columnist. Sabagay, columnist lang naman yan. Talaga namang, kung ayaw na ng publisher, o ang publisher, yan yung may-ari. Ay, ang may-ari ng Philippine Star, Belmonte. O syempre, ang Belmonte, ano, malapit sa Ochoa yan. Ha? Yung Ochoa naman, malapit sa Marcos. Kay Lisa Araneta, kasi yung law office na most. Oh. Kaya mga kabunyog, yan na. Wala nang kolom si Muntulpo.
Oh, ngayon, sa tingin ko, hindi ito titigil si Montolfo. Lalo pa itong magsusulat. Kahit sa social media, sigurado aatakihin ito si Lisa Araneta. Inaatake na nga si Marcos eh. Inaatake na nga, hindi na nga lang si Lisa Araneta eh. Oh, si Marcos Jr. na. Oh, ito na nga oh. Ito na ang atake niya. Kung tamad si President Noynoy, ah, sabi niya, Noynoy Koyakoy, 10 beses na mas tamad at irresponsable itong si Bobong Marcos. Sino ba ang may problema? Ang may problema, yung kampo ng Tulfo, lalo na itong si Ramon Tulfo, at saka yung Marcos. Ah? Tayo, kinikwento lang natin kung anong nangyayari. Kasi interesadong malaman ng ating mga viewers, ng ating mga subscribers, kung anong balita dito. Kasi nababasa nila ito sa ano eh. O lalo niyan, nag-post na naman si Ramon Tulfo. O, at hindi na lang si Lisa Araneta. Dati, mga kabunyog, alam naman natin, ang dating pinapatutsadahan niya lagi itong si Lisa Araneta. Ha? At kaya nga yan, lumalalim yung issue na yan. Alam nyo, lumalalim yung issue dun sa kapatid ni Lisa Araneta Marcos, yung Martin Araneta, dahil kay Montolfo. Ha? Si Montolfo, ano ito eh, sabi niya, siya mismo, galing ito sa kanya, ang sabi ni Montolfo, ito, may picture pa siyang kinalat, sabi niya, kasusyo ni Ma, si Martin Araneta, nakababatang kapatid ni First Lady Lisa Araneta Marcos. Si Martin ay Vice President ng CPUE. Si Franz Imperial, isang undersecretary sa Office of the President sa Malacanang, ay official din ng CPUE. Kaya naman pala mataas ang presyo ng sibuyas kasama sa sindikato ng mga smugglers ang ating First Lady. Post yan ni Ramon Tulfo. At sinasabi niya na matagal niya na raw yung pinaabot kay Lisa Araneta Marcos. Mayroon siyang post na ganun eh. Kaya lang daw binaliwala ni Lisa Araneta Marcos. Winarningan niya na raw si Lisa Araneta. Ngayon, hindi natin alam kung bakit ganun na lang katindi ang mga atake ngayon ni Ramon Tulfo. Samantalang, ang kanyang kapatid na si Erwin Tulfo ay inilagay ni Marcos sa DSWD, ginawang sekretary. Kaya lang, yun nga, hindi naman nakalusot sa Commission on Appointments ang kapatid niyang si Erwin Tulfo. 2 beses na nabypass. Ngayon, sinisisi ba ng mga Tulfo si Marcos Jr. sa pagkakabypass? Ang sabi ni Montolfo, mayroon niyang post si Montolfo eh. Sabi niya, bro, ang tawag niya kay kapatid niyang Erwin. Kasi nakababatang kapatid niya si Erwin Tulfo eh. Sabi niya, bro Erwin, ano na, wag mo nang i-insist ang sarili mo. Ah? Hindi ka kayang ipaglaban ng presidente mo. Kasi sabi ni Montolfo, kung gusto ng presidente, makapangyarihan siya eh. Kung gusto niya, kaya niyang ilusot ka. Kaya niyang tawagan ang Commission on Appointment, sabi niya. Oh, kaya naman niyang kaya niyang sabihan ang mga miyembro ng Commission on Appointments na gusto talaga niyang ikaw, sabi niya. O ngayon, bakit mo pinagtatanggol pa 'yan? Ano na, wag mo na. Sinabihan niya, 'yun ang advice ni Montolfo sa kapatid niyang si Erwin Tulfo nung 2 beses itong na-bypass sa Commission on Appointments. Ah, kumbaga sabi niya, wag mo nang ipilit ang sarili mo. Kaya lang ito rin si Erwin Tulfo siguro dahil gusto niya rin tanawin ang utang na loob ito kay Marcos Jr. At saka nagsabi rin si Marcos Jr. na sabi ni Marcos, mayroon naman siyang ibibigay pang ibang pwesto, ang hindi na nga lang pwede na magipa siyang DSWD secretary. Sabi ni Marcos Jr., pwede naman niyang bigyan ng ibang pwesto, ay ihahanap niya ng iba. Sabi ni Erwin Tulfo, okay naman siya kung anong ibigay sa kanya. Ibig sabihin, itong si Erwin Tulfo ay hindi pa handang kumala sa Marcos. Hindi handang kumala sa Marcos. Itong si Montolfo, wala naman siya sa administrasyon ni Marcos eh. Kaya lang na nasasaktan siguro siya na ang kapatid niya ay
pinagtutulong-tulungan ng mga kongresista at senador, at ang tingin niya sa mga senador at kongresista na miyembro ng Commission on Appointments ay mga ipokrito, kasi akala mo naman, sabi niya ni Montolfo, akala mo naman sa kanila nagmamalinis. Ganon din ang sabi ni Bintolfo, yung kapatid nila na isa pa. Kasi apat na kapatid, magkakapatid yan lalaki, yung isang kapatid nilang babae, si Juan Datillo. Ayun, nung panahon ni Duterte, yung kapatid nilang babae, naging Secretary of Tourism yon. Kaya lang, na-involve din sa corruption eh. Na-involve sa corruption kasi ang controversial nga noon na yung programa sa advertisement o ano bang programa ng Department of Tourism, ibinigay dun sa kapatid nila, dun kay Bitag, si Ben Tulpo. Oh, kaya itong mga Tulpo, nung panahon ni Duterte, kaagad-agad na-involve ito sa na-involve ito sa corruption eh. Lalo na yung kapatid nilang babae na Secretary of Tourism noon, si Juan Datillo. Parang may halagang 60 million na promotional contract, ipopromote yung mga programa ng Department of Tourism. Ang nabigyan ng kontrata na mag-promote ng mga kontrata ng Department of Tourism, yung kumpanya sa TV ni Bintulpo, yung Bitag, Ganun yung pagkakakuha natin diyan eh. Tapos syempre conflict of interest kasi secretary yung kapatid mo, yung babae si Juan Datillo, tapos ibibigay mo sa kumpanya ng kapatid mo. Kaya lang pinapasauli yon sa mga Tulpo dun sa kapatid niya kay Bintulpo, hindi rin sinauli. Pero nag-resign si Juan Datillo. O ngayon naman kay Marcos, ito naman si Erwin Tulpo ang nalagay, Pero hindi nakakalusot sa Commission on Appointment. So naghihinanakit yung magkakapatid na Tulpo. Lalo na itong si Montulpo, saka yung kapatid niya si Ben. Sabi ni Ben Tulpo, yung sa Bitag yan eh, wag ka na Erwin, wag mo nang ipilit. Hayaan mo na yung mga ipokrito na yan na mga congressmen at senador. Yan. Pero ang hinanakit kasi ni Montulpo, sabi kay Erwin Tulpo, bakit mo ipipilit ang sarili mo dyan? Kung yung presidente mong pinaglilingkuran, kaya ka naman niyang ilusot sa Commission on Appointments. Isang tawag niya lang yan. Bakit hindi ka kayang ipaglaban? Alam naman natin kaya niya yan. Ba't hindi niya ginagawa? O yun. Pero sabi ni Erwin Tulpo, yung mga pinupost daw o mga statements daw ni Montulpo, hindi niya naman daw yun na ganun yung kanyang pakiramdam. So dumistansya si Erwin. Si Rapi Tulpo, senador yan, elected naman yon, so hindi naman namumroblema yon, hindi tulad ni Erwin Tulpo na appointed lang. Kaya lang, mukhang malalim na ang mga atake ni, ni Montulpo. Kasi kung dati, ito lang si Lisa Araneta Marcos ang kanyang pinapatot sa daan. Lalo na yung kapatid. Kasi yung kapatid nga ni Lisa Araneta Marcos, alam naman natin yung Martin Araneta, sangkot doon sa nadadawit ang pangalan. Nadadawit ang pangalan kasi ang business partner niya, yung Michael Manga. Yung Michael Manga yon, isa yun sa pinatawag ng Kongreso, ng Kamara para sa pagdinig. Kaugnay nga sa mga kabunyog. Kaugnay sa agri-smuggling. Ay dapat sana mag-hearing yan nung Monday. Pinostponed ni Salceda. Pinostponed. Ay lalo ngayong nagkagulo. Sabi, bakit pinostponed? Bakit? Hindi pa ba sila handa ng kanilang script? May pinagtatakpan ba si Salceda? Lalong umiinit. At ngayon naman, ang binibira na nito ni Tulpo ay mismo nang si PBBM, si Marcos Jr. na, mga kabunyog. Ito nga, ito yung post niya. Kung tamad si President Noynoy Coyacoy, 10 beses na mas tamad at irresponsable itong si Bubong Marcos. Ngayon, mukhang nag-resback na ang Malacanang, mga kabunyog. Nag-resback na kay Montulpo. Alam niyo kung anong latest? Kaya sa tingin natin, mahirap pang matapos itong bangayan ng Tulpo. Siyempre, umiiwas dyan si Erwin Tulpo. Kasi siya, malapit naman siya sa Marcos. Hindi naman lumalaban si Erwin Tulpo sa Marcos.
Kaya nga nagsasabi na si Erwin na yung mga sinusulat ng kanyang kapatid, sa kanya lang naman yun. Hindi naman ganun ang kanyang iniisip at pakiramdam. Sabi ni Erwin Tulpo. Si Rapi Tulpo, hindi masyadong nakikialam. Hindi masyadong nakikialam sa issue na yan. Pero syempre, si Erwin Tulpo malapit sa Marcos. Malapit na sa Marcos. Tapos siyempre si Rapi Tulpo nasa administrasyon din. Kasi sa Senado, dalawa lang naman ang oposisyon na senador. Si Risa Hontiveros at saka si Coco Pimentel. Si Rapi Tulpo, administrasyon yan. Nasa administration, koalisyon yan. Kaya hindi yan lalaban kay Marcos Jr. Ang problema, yung ginagawa ng kapatid niya. Siyempre hihilingin ng Marcos yan kay Erwin Tulpo at kay Rapi Tulpo. Siyempre sasabihan yan. Erwin, Rafi, Senator, pwede ba namang sabihan, pagsabihan nyo naman si Mon? Ano bang ano niya? Ano bang atraso namin sa kanya? Huwag naman. Di ba? Ganun yan eh. Ngayon, hindi natin alam. Pag nanahimik na si Mon Tulpo, ibig sabihin yan, kinausap na si Erwin at saka si Rapi Tulpo na patahimikin. Kasi grabe yung mga sinusulat na ngayon ni sinusulat ni Mon Tulpo. Sabi nga natin, hindi na lang si Lisa. Dati si Lisa Araneta lang yung inaatake niya. Ngayon, pati si PBBM na eh. Presidente na, ha? Presidente. At tinanggal pa siya sa pagka-columnist sa Philippine Star, sabi ni Rigoberto Tiglaw. Kung totoo man ito, ay lalong mga ngalaiti sa galit yan si Mon Tulpo. Mga kabunyog, abangan natin ang mga susunod na kabanata. Okay, mga kabunyog, ang mga viewers talaga natin, inaabangan talaga ang bawat update. Ako rin, minumonitor ko rin to. Dati, hindi ko binabasa ang mga articles ni Rigoberto Tiglaw kasi wala nang inaatake yun. Lenny Robredo, Dilawan, Pinklawan. Pero ngayon, araw-araw, ang artikulo ni Rigoberto Tiglaw. Atake kay Lisa Araneta Marcos . Atake kay Lisa Araneta Marcos. Si Mon Tulpo, di ko naman binabasa ang mga post, mga columns. Pero ngayon, nagkaka-interest tayo. Bakit? Kasi nire-reveal nila yung maraming crack sa loob ng administrasyong Marcos. Linalabas nila . Yan na lang issue na yan ng Michael Ma na yan. Yung Michael Ma, kanino yan manggagaling sa atin? Hindi. Ha? Ano namang alam natin diyan? Sila ang naglalabas ng baho nila. Ha? Mga kabunyog, 'di ba? hindi tayo ang dito. Ha? Baka sabihin na naman ng mga maka Marcos at maka Duterte, inggit lang kayo. Inggit saan? Maiinggit kami diyan sa awayan na 'yan. Kami ang natatawa. Sa bandang uli, nasa atin ang huling halakhak. Ha? mga kabunyog? Nasa atin ang huling halakhak, mga kabunyog, mga kababayan. Okay? Sige mga kabunyog, maiksi lang. Okay? Magandang gabi sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Lagi pong subaybayan ang aking mga vlog, ang aking mga live, mga discussion sa mga issues. Mga kabunyog, naniniwala po tayo na dapat ang ating mga kababayan ay malaman ang katotohanan. Dahil sabi nga sa John 8:32, "And you shall know the truth, and the truth shall set you free." Yan mga kabunyog. Ang katotohanan ang magpapalaya sa ating bayan. Mabuhay po tayo! Bunyog! Bunyog! Halika na kasama ka! Bunyog! Kapag buklod ay may pag-asa, Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas, ang bunyog isisigaw.